Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Oh,
The Beat Watcher. Ito ang maglalahad at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher. Magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuazo. Magandang hapon mga kaibigan. Hello. Tayo naman po, sumasa inyo na po ang programang The Beat Watcher. Nauna na po mga kaibigan, oras na po ng Beat Watcher. Dito pa rin po sa Broad Streamcast Communicator. Pero siyempre, bago yan, meron naman tayo mga babatiin ng ating mga kababayan. Ayan, magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan. At siyempre, hindi nawawala ang aking mga kababayan, mga kapaw Rainon, maupay nga kulob akong mga kababayan, mga ikasiko Rainon nga ada ka yan na Samar, Tacloban, o ani ka man na Manila yan na, o haing ka din niya ko ang Earth, ika nga. Pero, yan, ganun pa man, good afternoon pa rin mga kaibigan sa ating mga tagapakinig, kay Krishna Adarne Abalya, yan, kay Hi, Miss San Andres. Magandang hapon po. Ay, Ella Ganda. Ganun din kay Agnes Angeles. Ito'y saring mara ito. Excuse me, si Evelyn Mercado Dolores. Itong aking classmate. Thank you very much, classmate, ha. Ito'y pinadala mo. Ayan. Si Guillermo Paloma Gastelo. Ganun din kay Sir Frederick Pederis. Magandang hapon sa inyo. Kay Anna Radam Bagason, o tama, Bagason, awara ito, maupay nga kulog. Si Aling Manlapas, ganoon din si Bernie Gamba, ang kasama natin sa media dyan sa Rizal. Si Teresita Cuevas, isa pang classmate. Si Maribel Jose, naku, classmate pa rin ito. Ganoon din, isa pang classmate, si Tony Santiago. Ayan, Tony, maganda nga po sa iyo. Si Vivian Villarin Benciro, aking kumarian. Si Sinaida Samora, maganda nga po. Ganon din kay ACI Pasig City. Ayan, maganda nga po sa inyo. At siyempre, ito tayo. Meron tayong pag-uusapan. Kung makikita ninyo sa ating tawag to, ating topic ngayon, ay tungkol pa rin sa vaccine. Dahil ito nga, may meron tayong inasa ba? Oo, inaantabayanan na variant. Itong, ito, Omicron variant ng COVID-19. Ang ating pag-uusapan mga kaibigan, alam naman natin na simula sa poll ay ang mga private sector ay pinayagan po ng gobyerno na bumili ng sarili nilang bakuna. Kaya nga po, sumunod naman dahil ang mga kaysa sabi nila siguro, sabi ng mga private sector, aasot na tayo sa gobyerno, eh kung kaya na natin. Diba ba? Kaya ang nagpusang loob na ang mga private sector na bumili ng kanya-kanyang bakuna. Ito'y para sa kanilang mga empleyado para mabakunahan niya. Ika nga. Pero, ang masaklap nito, ito ating pag-usapan ha, nasasayang. Nasayang itong mga bakuna na natira sa mga private sector. Bakit ka mo? Tinurn down ng gobyerno na itong kanilang natitirang mga vaccine ay gamitin bilang booster sa kanila. Yun na nga, siyempre, pandandang din yun. Eh,
tinanggihan po ng pamahalaan ito na gamitin. Sabi nga nila, may obligasyon moral o moral obligation na ika nga, ito ating gobyerno na tapatan. Tapatan man lang, ito nga binibigay na tulong. Tulong kasi yan mga kaibigan, ng private sector para sa pagtugon sa pandemya o pagtugon dito sa COVID-19, kung paano ito mareresolba, paano mamahinto, ika nga. Dapat mga kaibigan, ito ha, dapat ang pinakahuli na magiging masigasing sa obligasyong moral na inuutos ng pamahalaan itong si Vaccinsa na si Carlito Galvez, mga kaibigan. Pamahalaan na dapat unahin ang mga hindi bakunado sa paggamit ng natitira pang bakuna. Maliwanag ko ha, natitira pang bakuna. Ibig sabihin nun, sayang, huwi dito gagamitin. Ano po ba? Natitira ang bakuna na binili ng mga pribadong sektor. Kaya nga po, dinulog nila sa gobyerno, may maroon pa kami rito mga natitira, kung pwede, magamit. Kaso, ang nangyari, sabi nga, kung tutusin, itong mabagal na pagbabakuna, ha, tandaan niyo po ha, ang mabagal na pagbabakuna sa bansa ay sa kadilanan, kawalan ng kakayahan. Kakayahan itong administrasyon ni Pangulong Duterte, mabagal o huli na sa pagtugon at talamak na korupsyon sa pagbibigay ng pondo ng pandemic na nagiging hadlang dito mga kaibigan na para siguro pag magbigay ng pondo hindi kagad nagbigay. So nagkaroon na ito yung nagiging balakid, ito nga, nagiging hadlang upang sa pagbili ng mga kakailanganin na o kakailangan do sa mga dapat bakunahan. Di po ba? Kasi nga po mga kaibigan, lumalabas ang Pilipinas ang natitira pang ang Pilipinas kasi mga kaibigan, ang Pilipinas ang pinakakulihan lahat mga kaibigan. Alam naman natin yan. Hindi natin pwede sabihin, itong si ang dating tagapagsalita ng Malacañang, si Harry Roque, sabi, ay, excellent tayo sa pagtutok. Excellent, huli na nga tayo eh. Pinakakuli lahat mga kaibigan sa mga bansa sa Asia. Kung ang pag-uusapan ay ang, pag-uusapan ay ang tungkol sa mga mamamayang bakunado o fully vaccinated sa kabuuan bilang sa pangkalahatan no ng populasyon. Ito kasi mga kaibigan, tinurn down po yan ni Carlito Galvez na alok ng private sector. Hindi ko malaman kung anong kanyang kadalanan. Siguro, ewan ko lang ha, ayaw niya siguro ng ibang brand, gusto siguro Sinovac. Sinovac. Ibang pronunciation, hindi ko alam ang silo, inchi kasi yan eh. Alam nyo po, habang maraming bansa ang natamo na ang herd immunity, kumbaga sa ano na sila eh, safe na sa pakiramdam nila, safe na sila, bakunado na lahat. Habang ang Pilipinas, ito'y batay sa pagtaya ng pamahalaan, wala pa sa kalahati ang bilang sa official na target. Nag-target, ilang million ang target ng Pilipinas? Sabihin na natin, 7 million. Wala pa sa kalahati. Wala pa sa 3.5 million na nabakunahan, mga kaibigan. Ganyan kabagal po ang sinasabi nila. O ano sabi ng pamahalaan? Yehey, palakpakan! Ano na tayo? Matatapos na tayo. Ilang milyon pa mga kaibigan ang dapat bakunahan. Dapat sana noon pa nagawa ng pamahalaan
doon pa sana kung agad ginawa ang kumilos agad, ika nga, kumilos agad sa tamang oras, di ba? Epesyente at mas maaga. Kasi nga, sa kaagahan ng ang COVID-19 vaccine ay available na sa Amerika, sa U, sa Amerika, so dahil sa, at dahil na sa politika, ay napigilan ang mabilis o agarang pakikipag-negosasyon. Bagamat mayroon na eh. Sinabi na, yung Pfizer ba yun, yung nauna, na nagbigay na sila, ito na may Pfizer na. Actually, mga kinatawan ng Pfizer, sila pa ang tumatawag sa Pilipinas, nasa balita ko yun. Kumusta na, ano na yung ganito na yan, yung may kailangan na ng bakuna, ganyan-ganyan. Abay, walang response ang gobyerno. Dahil nga, sa politika, ika nga, sabi nga, hindi ka agad nakipag-negosasyon, nakipag-usap para sa sapat na vaccine ng Pfizer. Noon yun, di ba? Dapat nga, noon na, na una nang ipinakako ng Department of Foreign Affairs. Kasi nga, yung ating ambassador sa US, siya na ang nagpag, sabi na natin, nakipag-usap sa Pfizer. Kasi nga, siyempre, ambassador ka na nga, Pilipinas, ambassador sa US, kaado naman ng Pfizer. Sinabi dito, na may mga taong, sabi na natin, totoo yan, na naglabasan lahat yan. Inupuan mga kaibigan, inupuan o binaliwala o sinadya upang bigyan daan ang Sinovac na vaccine ng China. Kaya nung malabas tuloy noon pa yan, inuulit ko lang ngayon ha, hindi ka agad, o sabi nga, drop the ball, ika nga, hindi binigay ng pansin yan kasi hinihintay ang Sinovac ng China. Ito kasi, lumalabas din sa tingin ng mga tao, ha, ito yung ubag upang sabi natin, bigyan ng karangalan ng Duterte administration o ipakita nitong si Duterte o Pangulong Duterte na mas magaling ang bakunang donasyon ni Xi Jinping. Yan po mga kaibigan. Ang pagpabor ng sa Sinovac ng bansa ay nasa datos po yun ng pamahalaan mga kaibigan. Kung saan ang Sinovac nabilang ng mahigit na 40% o nasa 50,500,000 doses sa kabuuan bilang na 117 million na kailangan natin na o na nakuha sa lahat ng mga manufacturer. Ang 50 million dito ay galing sa Sinovac sa China. So lumalabas mahigit 50% o 40% sa kabuuang bilang ng mga nakuha nating vaccine ay galing ng China. Sinovac, ano ba yun? Sinovac. Dahil nga po, actually, kasi kayo nagkakaroon tuloy ng mga haka-haka, pag-iisip, o nagtawag doon, nagkakaroon ng parang, parang alangan sila na magpabakuna. Dahil nga po, China mismo ang nagpalabas na sinasabi ang kanilang bakuna ay hindi ganun ka-epektibo. Samantala ang Pfizer, una pa lang sinabi na sila ay 95% effective. Bakit inuna ang Sinovac? Diba ba? Kasi nga po, in-check, ganyan ang pagmamahal ng Duterte administration sa mga in-check. Pasensya na po. Magalit na po sila sa akin. Medyo, hindi po natin mapigilan na hindi natin sabihin yan. Kasi ako mismo, medyo
mabigat sa damdamin, ano? Mabigat sa dibdib ng makikita mo yung ganyan na ganyan eh. Para sana sa bayan, umutang tayo, sinasabi, trillion-trillion na ang utang natin, 13 o 11 trillion na ang utang natin. Dito kasi mga kaibigan, nagkaroon tuloy ng pagdududa. Nagduda ang mga tao. Ito ay ang pinagdudaan nila. Bakit? Dahil sa hindi pagsa sa publiko ng gobyerno sa nasabing kasunduan. Alam naman natin yun, di ba? Inuulit ko lang ito kasi lumabas na ito nun, baka nakalimutan na natin. Ha? Kasunduan o kontrata sa pagbili nitong bakuna ng Sinovac. Dito na iginiit o ginigiit ng Department of Health na sa pagtangging ipaalam ang halaga ng binili upang dito nga kaya nagkaroon ng pagdududa, pagsususpecha na ito ay isa pang overpriced na ngayon nga ay nakita natin na lumabas din sa iba pang mga kontrata na overpriced na kagaya ng style ng Parmalee Pharmaceutical Corporations. Yan. Tingnan nyo ah. May nabasa ako mga kaibigan ha, inulat ng isang payagan o magkiri ko na inquirer na sa 100 ayon sa inquirer nito ha, ayon sa inquirer 138.3 million vaccine dose na dumating sa bansa hanggang noong November 25 tinatayang nasa 91 million ang nabili ng pamahalaan. Habang ang 7.4 million ang binili ng pribadong sektor. Yun, napakalaki, 7.4 million. Nagsama-sama yung mga private bilang tulong sa pamahalaan. At ang iba naman, galing sa donasyon. Pero sinasabi, wala na tayong pera. At umuli tayong uutang para sa pambili ng vaccine o bakuna o para pagtugon sa pandemya. Gusto po mga utang na buot. Ah, saan na yan? Di po ba? Lumalabas na may mga donasyon pala. Ang mga donasyon, ibig sabihin nun, kung donation, bigay, ibig sabihin nun, walang, walang perang ilalabas ng gobyerno. Bigay lang yan eh. Donasyon, ika nga, libre pa yon. Maliwanag na itong mga binili, ah, binili ng pribadong sektor at ang iba ay galing na sa donasyon, di ba? Sabi nga na, ito baka nabili ng private sector para lamang sa maliit na bahagi. Bahagi ng kabuuang COVID-19 vaccine na mayroon ang bansa. Parang kung sa'yo, sige, tutulong kami, bibili rin kami ng pera namin. Ha, siyempre, silang bibili. Di siyempre, bumili na. Nasa 7.4 million ang kanilang nabili. Ayon naman kay, ito ha, ayon, ito, gobyerno ito, sa gobyerno ito ha, ayon kay Finance Minister, Finance Secretary Sunny Dominguez, may sapat na pondo para mabakunahan ang 70 million na Pilipino. Pero ano sinasabi? Wala pa sa kalahati ang nababakunahan. Eh, wala pa ang 35 million. Diba? Kasi 70 million ang target nila eh. Wala pa. Totoo naman yan kasi may lumabas din na report ilang million pa ang hindi pa nababakunahan. Hindi dahil sa ayaw magpabakuna. Kaya nga po mga kaibigan, kung mapapansin ninyo ha, ang pagpupumilit nila na magpabakuna ay may kasamang pananakot. Ito ba'y nararamdaman ninyo? Ating mga kababayan, nararamdaman niyo po ba na itong pagpupumilit ng gobyerno na magpabakuna ang lahat ng Pilipino na nandito, ang mga dito sa bansa, di ba may pananakot?
hindi ka pwede pumasok, hindi ka papayagan pumasok sa mga restaurant. Yung una, ikukulong ka, uhulihin ka, ano ka pa, ano pa, kakasuhan ka. Ganyan ang ganang pananako, mga kaibigan. Kaya, ang mga tao, kung mapapansin ninyo sa Makati, sa Las Piñas ba yun? Nagdagsaan ang mga tao, madaling araw pa lamang dahil sa pananakot ng gobyernong ganyan para magpabakuna lamang. Nasa video po yan, mga kaibigan. Hindi po yan gawa-gawa dahil may nagre-report po dyan. Sabi nga, sinabi ni, mayroon tayong sapat, ha? May sapat tayo na bakuna. Kung ganun, bakit itong vaccine SAR na si Carlito Galvez, kung bakit agad niya inaprubahan yung kahilingan ng mga private sector? Ay, inaprubahan niya, no, di ba? Naglatag sila. O, tutulong kami, bibili kami, nag-charges sila, nagbigay sila ng tawag doon, ng para makabili. Siyempre, pinayagan. O, di bumili sila. Sabi nila, para mapabilis. Dahil sabi, kulang pa sa vaccine, ang dahil pang hinihintay, ganyan. Kung ang pagbabakuna ng pamahalaan ay mabagal, siyempre may sapat na public fund para ba sa vaccine. Kasi nakita natin, bumagal. Walang parang hindi kaya. Inefficient ang kanilang takbo eh. Kaya nagkatanungan, mayroon bang public fund para sa mga vaccine? Yan. Dito pumasok ang private sector. Kasi ito nga mga kaibigan, diretsa nga natin. Sabi nga, marami pa kasing mga, sabi na natin, hindi kagandahan o kahangalan, sabi natin, ng pamahalaan. Bakit naging hangal na bang pamahalaan? Yan na. Na marami ang pinapayagang pribadong negosyo na magbukas. Diba, kailan lang? Bukas na mga negosyo, mga transportation, bukas na. Eh, tapos kasabihin, mayroon tayong darating na variant. Itong Omicron variant. Subalit, ganito naman yan eh. Pinayagan, sige, payag na, buksan na yung mga negosyo. Ang kapalit ito nga mga kaibigan, ang natawag doon yung the other side, tinatanggihan na bigyan ng protection naman, mga kaibigan. Ayaw magbigay. Bakit? Ang daming billion-billion na nabili sa Parmalin. Bakit? Kaya nga siguro ngayon, baka sakali, eh sabi nila muli, magpapatupad tayo ng pagsusuot ng facial. Bakit? Marami pang stock? Kailangan umusin? Aray na po mga kaibigan, yung ganong klase mga isip. Hindi naman kasi mag-iisip ang mga taong ganyan kung kahit naman sino mga kaibigan eh, hindi naman tayo tanga o tinatanga lang kasi talaga tayo. Niluloko lang tayo. Pero mo, lahat okay na. Ngayon, eh kung kailan mag-eleksyon, ay okay na, libre na. Yung mga sasakyan, yung mga buses, diba may mga barrier yan, mga jeep, wala na yan, tinanggal na yan. Yung nakaraan linggo lang ha, ang SM hinahanapan ng vaccination card ang bawat isa. Kaya kung wala kang ganyan, hindi ka makakapasok. Yan. So, naando naman yung sabihin natin, part ng pangigipit yan. Bakit ka mo? Eh, gusto ko may bibili na ako. Kaya ako, binili ako, kakapiraso ha, isang battery. Wala akong makita. Nag-ikot-ikot na ako sa Marikina, pumunta na ako sa hanggang makita ko yung SM. May SM dito, parang pinapasok. Ang sabi sa akin, wala kang ano eh, vaccination card. Eh, pinakita ko yung report na galing sa Malacanã na hindi kailangan ang mga vaccination card. Dinala ko sa office. Eh, pinakita ko. Sabi ng manager,
Ay, pasensya na po kasi wala pa naman order ang LGU ng San Mateo. Kasi lang ang pinasok ko na SM ng San Mateo. Pero sabi niya maganda ito kasi para malaman natin na meron na palang ganito. Oh, ano ngayon? Pwede na. Oh, bukas ang SM hindi na kailangan ng vaccination card. Ang importante lang, naka-face mask ka. Iyan, tutok talaga yan. Kailangan mag-face mask ka at kailangan din social distancing. Pero hindi natutupad po yun, mga kaibigan. Naku po, pumasok ka sa mga SM. Kasi mayroon pa yata mga establishment na kailangan pa ng mga card, vaccination card. Ang iba, hindi na. Nung una, kaya nga nung nakikipagtalo ako, sabi ko, nung sa SM, pinayagan ako pumasok at binigyan ako ng go signal ng management, nilagyan ako ng sticker dito na kulay green para hindi ako sisitahin ng mga gwardiya kung sakasakaling. Ibig sabihin nun, wala akong card pero authorized ako mag-iikot sa SM. So, nakapasok ako. Nung bumalik ako, after 2 days yata, a day after, hindi ka pala. Nakakapasok na, wala nang kailangan card. Pero pag sinita ka card, makita mo kung meron ka. Pero pag hindi ka sinita, hindi ka nang sisitahin eh. Ganun din, ang mga mercury drugs. Dati, kailangan naka-facial, naka-face mask. Ngayon, wala na. Sige, tuloy-tuloy, basta naka-face mask ka lang. Iyon nga lang. Ang problema nito mga kaibigan, hindi nagkakapare-pareho itong mga doktor. Kung pati ay etiyet na mga kaibigan, sabihin na natin, ang sabi ng World Health Organization, hindi delikado, hindi dangerous ang mga walang bakuna. Ang may bakuna, ang delikado dahil sila ang may virus sa katawan dahil in-injection na sila ng virus. Ano pa sabi? Itong varianta ito ha, itong Omicron. Sabi ng mga World Health Organization, ito po ay hindi po ito nakukuha sa hangin at nakukuha lang yan kung ikaw ay malapit na, magkalapit kayo ng mukha, nagpapalitan kayo ng mukha, na wala kayong face mask, iyon ang possible na magkaroon ka nitong virus na itong variant na ito. Pero may isang doktor, mga kaibigan, gusto kong tawag doon, ano yung kanya mga sinasabi, na ang virus, ang dyan lang sa area, nasa hangin lang yan. Ay, nako. Sabi ko, ano bang doktor to? Kaiba-iba ito. Sabagay, alam natin yun, dahil ako siguro, nung nagturo ako sa UST, andun na yung mga doktor, may kakilala kong doktor, doon ko nakita na mga doktor ay nagtatakipan. Tama po yun. Hindi po ako nagsisinungaling, mga doktor nagtatakipan. Huwag lang, matindi na ang ginawa mong krimen. Hindi ka napakita, nagtatakpan ng mga kapwa mong doktor. Ipo ba? Isa pa nga, ibigyan kita ng sample. Nagkaroon kami ng meeting tungkol sa diabetes. Lahat ng may diabetic, kaya kung sa diabetic, alam mo ka may doktor na nag-register nagsasabi, pag isang yung diabetic ka, niresitahan ka ng doktor ng isang gamot, oral, hindi insulin na itinuturok, oral, palitan mo na yung doktor. Ayoko lang sabihin yung pangalan ng gamot na yun kasi, siyempre, baka iba ang maging interpretasyon. Ano mo, tinanong ko yan sa forum namin. Alam mo, sabi ng doktor, yung aming speaker, sa ganyang sitwasyon, ayoko sagpaan kung ano yung mga sinasabi ng doktor na yun. Hindi ako nagbanggit ng doktor. Hindi ako nagbanggit ng pangalan, hindi ko rin binanggit ko. Sa sabagay doon sa forum, binanggit yung gamot talaga, binanggit kasi forum eh. Ay, hindi ko masasabi yun, hindi ko pwede siyang ang tawag doon. Baliktarin yung kanyang sinasabi. Sabi ko, bakit? Ang dami nagsasabi. Hindi lang naman isang doktor ang nagsasabi na itong gamot ay nakakasira, masisira ang iyong vital organ kung ito ang iniinom mo. Iba pa rin ang insulin. Kasi
hindi na po produce ng insulin, wala na na mag-produce ba ng katawan ng insulin, kunti lang. Diba? Hindi sapat. Kaya kailangan mo injectionan mo ng insulin. Yan po mga kaibigan, ang aking naging tawag doon, naging karanasan sa mga ganyan. Ito pa. Hindi inaprubahan ni Secretary Galvez ang alok ng private sector na gamitin itong natitira nilang vaccine. Anong gagawin dito? Diba? 7.4 million na vaccine. Anong gagawin niya? Masisira lang? Itatapon lang yan? Kasi hindi naprubahan ni Galvez eh. Isamantala, kung tutusin, magagamit pa yan eh. Mayroon silang obligasyon, mga kaibigan. Obligasyon nila na ang tawag doon, yung moral obligation nila. Kaya nga po, ito ah, kung tutusin, sabi ko, obligasyon ito ng pamahalaan, mayroon silang moral at sabi natin, obligasyon nila ito na tapatan. Tapatan man lang ang tulong na binibigay ng private sector. Kaso nga po eh, hindi po sila gumagawa ng ganyan. Eh ngayon nga, di ba? May dumating na naman yata ng mga vaccine natin para sa Pilipinas. Ang sinasabi, binili po yan, binili ng bansa. Kaan natin mapapatunay na binili na? Di po ba? Kasi alam naman natin eh, yung Amerika, bago kami mag-meeting ang grupo namin, siyempre, meron nga kamag-anak doon. Actually, meron nga akong doktor na nakausap na sa Amerika. Yung mga doktor, pupunta dito sa Maynila, sa Pilipinas. At magsasagawa sila ng tawag doon, medical mission. Mga doktor sa Amerika. Nagkaisa sila para bumalik ng Pilipinas para lang magbigay ng medical mission. Kaya lang po, hindi pa alam kung kailan. Pero nakaplano na daw yun, sabi nila. Nung nagme-meeting kami, yung Amerika ay may natirang mga vaccine. At yun siguro ang binigay nung nakaraan. Di ba nagbigay ang Amerika sa atin ng mga vaccine, mga donation. Yung kanilang natira yun. Kaya nga, bago pa nangyari yun, bago na i-announce yun, alam na namin ang grupo namin sa Broadstream Class Communicators. Dahil lang doon mayroong galing o doktor sa Amerika na nagsasabi, ito, magbibigay ang Amerika ng vaccine. O, ibig sabihin nun, magbibigay. Ano sabi ng gobyerno, binili na naman ba nila? Kaya sasabihin, ay, wala na naman tayong pera, wala nang ganito, kasi nga po, ay, binili natin. Bigay yun, bigay, bigay. Ha, mga kaibigan, tanda niyo po yan, ha, bigay. Siguro, pag nagbigay, sasabihin, ayan, binili namin yan. Ayan. O, asaan ang inyong pinag-tawag doon, minamahal ng mga inchik, diba? Parmali? Ano pa ba yung isa? Itong malambaya, diba? At saka mayroon pa isa. Yung isang patubig, sa Rizal yata yan eh. China ang nakakuha ng kontrata yan. Ewan ko kung kailan yan, kung panahon pa nila kabilang administrasyon o panahon na nga ni Duterte. Bilyon din ang nalaga. Sinong may gawa? Chinese na naman, mga kaibigan. Ano ba ang nangyayari sa atin? Sinovac, iniintay ang bakuna ng China na sinasabing mga 50% lang yata effective yan. Pero iyon ang binibigyan ng priority ng ating gobyerno. O ngayon, noong pa yan. Pero isinasabi lang natin kasi nagdudugtong-dugtong na eh. O ngayon, ito, pera ito ng mga pribadong, sabihin na natin, mga negosyante. Hindi ito pera ng gobyerno. Bakit ayaw ipagamit? May hinihintay pa? O para sabihin, utang pa uli tayo, utang pa tayo uli. Di ba?
Huwag kami nakabindulin pa tayong utang dyan. Sabi, nasa bangko pa. Oh, hindi pa binibigay. Pero aprobado na yun. Done deal na yun. Bakit? Hindi natin gamitin para yung supposed to be na utangin natin, hindi natin gagalawin. O baka naman may balak kayo na kunin. At saan nyo lalagay? Kung mayroon na tayo mga boxing ngayon ng mga ng ating mga bigay ng private sector at mayroon pang mga donasyon. So, ibig sabihin, marami pa. Sabi na ni Finance na ang Finance Secretary, si Dominguez, marami pa tayong pondo. Sapat pa ang pondo. Eh, ganun pala. Eh, bakit nasa news na tayo ay utang at aabot tayo ng outstanding, ibig sabihin nun na utang na yun, hindi pa lang binibigay pa, hindi pa nakukuha, nasa bangko pa rin yun. So, mayroon pa 1.7 billion yata ang sinasabi ni Secretary Dominguez noon. Saan dadalhin yun? Eh marami naman tayo. May mga darating na mga donasyon. O sabihin na natin, ilan doon? Hindi lahat yun binili, mga kaibigan. Tandaan niyo po yan. Hindi kapanipaniwala na lahat ng mga bakuna na ibibigay ay sabihin na natin binili. Ang iba dyan, donasyon. Ako, mga kaibigan, hindi kasi sinasa publiko ng gobyerno. Alin ba ang binili? Alin ang donasyon? O, nagsabi ito, bili tayo ng ilang milyon na dose. Ito, 107 million. Ang donasyon ay ganito lang, 20 million, ganun-ganun, di konti lang. Pero tingnan natin, asan ang katotohanan? Eh, baka naman baliktad. Ang binili nyo ay 20 million lang, ang binigay na donasyon ay 117 million. Hindi kasi alam ng publiko yan, mga kaibigan. Sila-sila ang nakakaalam dyan sa taas. Sino sa inyo nakakaalam dyan? Sige nga po, sa ating mga ordinaryong mamamayan. Walang ginawa, sir, kundi sige, magpabakuna tayo ganyan. Iba, proud na proud pa sila. Ay, nagpabakuna na ako, ha? Nagpabakuna na ako. Sabi mo pa yan. Diba? O ako ba? Nung nagkaroon kami ng meeting, ayan, sabi, dalhin nyo yung card nyo, eh wala. Wala akong card eh, sabi ko. Oh, pero pasok. Pagdating ko doon sa venue, ay, hindi mo pala kailangan eh. Tuloy-tuloy yung pasok ng tao, ganyan. O, paano sasabihin nyo na ganito, ganyan? Pinadadala nyo ang vaccination card. Hindi pala kailangan. Diba? Sumakay ka sa mga jeep, sa mga bus. Eh, dati wala eh. Bawal, gito ganyan, bawal ang nakatayo, kailangan nakukulang lahat. Ngayon, siksikan mga kaibigan, halos magpalitan ng mukha yung mga tao sa bus eh. Okay na, ibig sabihin nun, wala na, okay na yan. Tapos bigla mag-aanaw sa gobyerno, mayroon tayong variant na umakron. Eh, sabi na natin, pinaghahandaan, hindi naman sa pangit pakinggan na inaantay eh. Dahil talagang inaantay natin na darating. Pinaghahandaan. Yun ang magandang natin sabihin. Pinaghahandaan na may darating. Kaya lang dapat handang-handa tayo. Yun na lang. Eh, ang dami sinasabi. Kung anong mga magkakaibalik ang mga kaibigan. May nagsasabi. Mas matindi ito. Mas malakas ito, mas nakakasabihin na natin, diretsin na natin, mas nakamamatay ito. Mayroon naman ang sasabi, ay hindi, mild lang yan, ito ganyan. Alay ba, totoo talaga? Ngayon, nagsasalita ang World Health Organization tungkol dyan sa mga bakuna na yan. Sila na mismo nagsabi, dito sa Pilipinas, si Abarsene ba yun, yung kanilang representative dito sa Pilipinas, hindi po kailangan ng mga face shield. Yan ha. Maliwanag. Pero itong si Secretary Carlo Nograles, hikayatin niya yung mga tao na magsuot ng face shield.
Ay, ano ka ba? Naandun ka sa meeting ng kasamang World Health Organization na sinasabi hindi nire-recommenda ang PCR. Lumalabas tuloy sa pagdudulan ng tao, bakit? Marami pang snack doon sa biniling bilyon-bilyon o hindi nga naubos kaya kailangan ipaubos ngayon. O, di ba? Bago kayo magagalit, dalito po ang sentimiento, ang saloobin ng mga tao na nakakausap ko. Mahirap kasi mga kaibigan na sunod lang kayo ng sunod. Unang-una, sinabi na walang batas na nagsasabi ikaw ay magpabakuna. Pero itong ating mga tao dito, ating mga, emphasize ko ng private sector, tumulong para mabakunahan. Pero kahit walang batas, nasabi na nasa tao yan kung ikaw ay magpapabakuna. Ngayon, may naitala na ba? Ilan na ba ang naitala na mga bakunado na tinamaan ng virus? Marami. Hindi ko lang mabilang. Well, dahil hindi mabinibigay ng Department of Health. Meron. Pero hindi nire-report. Yung babae nga na nasa ano, hospital yun, na biglang bumagsak. Hindi. Dito sa Pilipinas yan, ha? Buti na lang, may camera. May mga media doon. Kinunan ngayon, bumagsak yung ali. Pagkatapos, turukan eh. Doon, ang sinasabi, ay, wala yan, mga magagal, ano yan, eh, effective yan, walang adverse effect yan. Eh, sinasabi ng government, ha, ng gobyerno. Nung bumagsak yung ali, isinakay sa ambulance, dahil wala, no, lipay-pay na eh. Doon, biglang kumambyo. Ay, may effect yan. Kaya lang, hindi ganun kalala yan. Natural lang yan na magkakaroon ng effect yan. O, di ba? Ganyan ang mga palusot. O, nung una, sige, ganito, ay, ilan na tayo ngayon? Siguro, ilan ba nga, kaya, ang na-record ko dito na ating tawag doon? May COVID, yung bagong COVID ngayon, 543 na lang. Ayan, mga kaibigan. Ang sarap pakinggan. Pero bago yan, mga kaibigan, maraming salamat to kay Ma'am Jane Sabuste, ha. Ayan, hindi ko kasi makita, eh, masyado. Good afternoon po. Good afternoon, Ma'am Tita. Maganda nga po po. Ayan. Sabi na, ang tawag doon? Saan ba tayo? Ay, ito pala. Dito pa rin tayo sa programa ko. Nakapagawete na ako. Yun nga, ilan lang yan sa mga record na adverse effect na turukan ka. Eh, sabi nga nila, ako, talagang sinabi ko sa kanila, alos lahat kasi ng mga ka-meeting ko doon, bakunado. Ayoko. Magdi-distansya ako sa inyo. Baka hawaan nyo ako eh. Ako hindi ako bakunado, sabi ko eh. Kayo, bakunado kayo eh. Sigurado, hawaan nyo ako. Yung mga ganun ba? Kasi yun talaga ang lumalabas. Dahil, pag ikaw na naturukan ka ng bakuna, ano yun? Virus nun para pangontra dun sa virus na nasa loob sa'yo. Para kunyari, ganito ganyan, panlaban yun. Eh sabi ng gobyerno, pag ikaw na bakunahan na, ano ka na, ligtas ka na, pwede ka na lumabas, pwede ka na mamasyal, yun ang sabi dito dati nun. O ano nangyari ngayon? O, kailangan magkaroon tayo ng facial plano ng gobyerno na ibalik ang pagsusuot ng facial. Bakit daw? Kasi sa ibang bansa, na kina-quarantine ang mga tao dahil na lumalala itong virus, viranta, umakron. Ito, nag-scan ako doon sa mga reports galing sa ibang bansa, ang nakita ko, Israel, saka UK. Titingnan ko, ano ba ito, bakit kina-quarantine to the point na parang magla-lockdown. Iyon ang report dito, ha? Iyon ang report sa atin. Kaya ang mga tao, ito na naman.
na nagkaroon na lang, nagpapanik na naman. Yung tinignan ko, ang ikwa-quarantine pala, yung mga bakunado. Yung sinabi ba dito sa Pilipinas yun na, magka-quarantine tayo ha, dito ganyan. Sinabi nila na ikwa-quarantine natin ay mga bakunado. Mga hindi bakunado, hindi. O, sinabi ba dito? O sabi nila, magka-quarantine na, ganyan-ganyan. O, ano ba magka-quarantine nila? Sa Pilipinas ba sinasabi kung gusto mag-quarantine tayo? Sige, announce, balik tayo, magka-quarantine tayo. Hindi sinasabi kung sino yung quarantine. Dahil nga daw sa ibang bansa, nagpa-quarantine na sa ibang nag-lockdown pa, ganyan. Sabihin nyo kung sino yung quarantine. Dahil nung nabasa ko yun, hindi yan gawa-gawa dahil may report yan galing sa Amerika rin, ang mga doctors, mga eksperto, sa vice president ka ng grupo nila eh, nagsalita na ay kwa-quarantine sa Israel at sa UK ay mga bakunado. Ang mga hindi bakunado ay libre. Bakit sa atin, ang hindi bakunado, hindi pala labasin ang bahay. Ang mga bakunado lang ang lalabas. Di ba? Ano na nangyayari sa atin? Sinasabi ba ng totoo? Kayo, Department of Health, lahat ba ng namatay ay COVID-19? Pakisagot lang kung saan nyo pwede para ipadaan yung kasagutan ninyo. Nung nag-usap-usap nga kami noon eh, ng mga media, pakititi, pangalanan. Pangalanan, lagyan ng number. Kahit ako, magtatanong ako doon sa mga taong namatayan na sinasabi COVID ang kinamatay, tatawagan ko. Dahil nangyari na sa amin yan, doon sa Samar. Yung isang matanda, inuulit ko ah, babalikan ko lang, maoras pa naman. Isang matanda, lola. O sabi na natin, talagang meron siya sa may sakit sa baga. Galing na sa ospital yan. Kaya inanong na sa ospital yan, inilabas lang kasi wala nang pambayad. Mahirap eh. Nung sinumpong, dinala sa rural health unit. Doon sa, banggitin ko na, Mutyong, Samar. Dinala, namatay yung matanda. Pero bago namatay yun, swinab muna yun. Siyempre, isaswab muna yan. Wala pang resulta, sabi ng doktora, COVID. Ayan, kasi meron daw sa baga. COVID agad. Ang kawawang matanda, yung bangkay na talagay lang doon sa gilid ng pintuan, hindi ginagalaw. Tumawag na sa akin yung mga kamag-anak. Sabi, sir, ano nga, kasi in lola ko andyan, nakatiwang-wang lang, walang gumagalaw. So sila naman, kamag-anak, naaawa sa lola nila, kinausap nila yung doktora. O sige po, doktora, iuwi na lang namin kaysa nakaganyan lang yung aming lola, uwi na lang namin sa bahay. Doon lang namin ayusin. Kinuha, umayag. Alam mo, wala pang ilang minuto pa lang nila na ilalagay yung bangkay doon sa, ang masama, ang pinaglagyan, ang pinag-deliveran, yung trike na parang delivery ng soft day, doon lang nilagay yung bangkay. Nasa bahay na. Ito, dumating yung mga pulis. Mag-aalas 12 na yun eh. Dumating ang mga pulis at pinipilit sila na ilibing yung matanda dahil COVID. Nakalagay dun sa certification na COVID. Di, mga kamag-anak naman, sige, yun ang gusto ng batas. Although nakiusap sila, nabukas lang ng umaga kasi gabing-gabi na nga mga kaibigan. Alam naman doon sa baryo ba yun? Basta ganun. Kahit bayan yun, hindi lahat yung may ilaw. Yung papuntang simeteryo, napakadilim. May video, binadala sa akin. Ang flashlight nila, nag-iisa lang. Flashlight na ng pulis. Iyon lang ang kanilang ilaw. Inilibing yung matanda ngayon. Di, okay na, nailibing na. Kaya paano? Kapilitan, 10 oras ng gabi. Kinabukasan, dumating ang result. Negative. Allah, galit na galit yung mga kamag-anak. Sabi ko, anong gagawin nyo? Sabi nyo, pag-juice na lang yun. Sabi niya. Alam mo, anong sabi ng doktora na yan?
kukunin ko yung pangalan niya talaga. Sige, hukayin niyo uli, paglabayan niyo. At magkatarantaduan yan. Sasabihin mo, kasi siya ang pumipirma yun eh. COVID, sabihin mo COVID, tapos nung naging negative, sasabihin mo, sige, hukayin niyo uli at paglabayan niyo. Sabi ng mga kamag-anak, niloloko tayo nito eh. Alam na nila negative, tinanong ko sila, kayo ba na swab? Hindi. Oh, tamo. Sabi ko, bakit hindi kayo swinab? Kung talagang ganito ang procedure. Ang dinala niya doon, sinasabi, COVID, pero kayo, hindi kayo swinab. Kaya ano mangyayari doon? Di ba nukuha na yan? Sabi ko, niloloko na lang kayo yan. Kaya huwag na kayong magkaganyan. Ang sabi ko nga, kung gusto nyo, limanda nyo sa amin niya, ay huwag na lang. Malpractice yan mga kaibigan. Kasi sabi nga nila, pag nagka-COVID ka eh, ano ka na, pag may sintomas ka, inuubo ka, may sakit ka sa baga, nahihirapan ka huminga, sintomas ng COVID yan. Mayroon naman, swinab, positive, wala nakikita ang sintomas. Pag sinabing COVID ka, ibig sabihin nun, SARS-CoV-2, ang ibig sabihin nun. Binago lang ang pangalan, pero SARS-CoV yun. Severe Acute Respiratory Syndrome. Acute na. Ibig sabihin, acute. Hospital ka na. Yung wala ka nakikita. Nagda-basketball ka, naglalaro ka, ganyan. Tapos sasabihin ka dahil positive ka. COVID na yan. Oh, come on. Yan, wala na po tayong oras, mga kaibigan. Kaya nga po, tayo ay magpapahalam na po. At maraming salamat po. At tayo naman ay nakatapos na naman tayo ng isang oras. Maganda nga po ito para sa ating lahat. God bless us all, sa aking mga kapawaray. Ayan. God bless po sa atin. Maraming salamat po. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.